Gaano kitikat ang mga hayop na gawa ng tao para kumita ng mas maraming pera? Kung gaano kabaliw ang mga tao? Nakakita ka na ba ng baka na puno ng kalamnan? Nakakita ka na ba ng malaking manok na ipinanganak na walang balahibo? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang dalawang artipisyal na hayop. Isa, Belgian Green Cow. Ang ganitong uri ng baka ay may malalaking kalamnan sa buong katawan. Posible pa ring magtanim ng 3 libra ng karne sa isang araw. Huwag kang mainggit sa kanila. Dahil ginagamit ng kanilang mga kalamnan ang kanilang network bilang kapalit. Matagal na panahon, ang isang Belgian Green Cow ay hindi naiiba sa isang ordinaryong baka. Hanggang sa 19 na siglo, upang mapabuti ang kapasidad ng produksyon ng karne ng Belgian Green Beef. Tinatawid nila ang mga ito ng English Short Cows. Doon nagsimula ang malungkot nitong kapalaran. Ang kanilang layunin sa kaligtasan ay upang makagawa, higit pang karne ng baka para sa mga tao. Karamihan sa mga Belgian Green Cows, inihahatid sa mga katayan, bagong panganak na Belgian Blue Cow. May malaking katawan. Kapag mature isang araw ay maaaring tumubo ng 3 laman. Nutritional value at lasa ng Belgian Green Beef. Talagang higit na mataas sa mga ordinaryong baka. Ngunit karamihan sa mga Belgian Birding Baka, naghihirap mula sa iba't ibang genetic na sakit, nang walang maingat na pangangalaga ng tao. Madali silang magkasakit at mamatay. 2. Walang balahibo na manok. Ang manok ay minamahal ng karamihan. Ayon sa kaugnay na datos, ang mga tao ay kumakain ng 6.65 milyong manok bawat taon. At ang bawat tao ay kumakain ng 160 gramo ng mga itlog bawat taon. Ang karaniwang broiler chicken ay halos hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng tao. Kapag nagluluto ng manok ang mga tao, ang waxing ay isang hindi maiiwasang hakbang. Maraming tubig ang masasayang. Kaya, ang mga siyentipiko ng Israel ay nakabuo ng isang manok na walang balahibo. Ang mga manok na ito ay ipinanganak na walang balahibo. Kahit medyo pangit ang itsura nila, kumpara sa karaniwang broiler, mas mabilis itong lumaki ng karne, at lumikha ng higit pang mga itlog. Higit pa, pinapayagan din itong paikliin ang panahon ng clocking. Parang perpektong broiler chicken. Ngunit mayroon itong nakamamatay na kapintasan. Ito ay ang kawalan ng kakayahang mabuhay sa natural na kapaligiran. Dahil walang balahibo, kaya nahihirapan sila sa paglaban sa mga parasito, pati na rin sa sunburn. Ang kanilang pagpaparami ay nangangailangan ng manumanong intervensyon. Kaya hindi sila sinasaka sa malaking sukat. May kilala ka bang ibang halimaw na gawa ng tao? Mangyaring mag-iwan ng komento para sa talakayan.